sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, alas 4:07. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Just around the corner, Christmas, you feel it in the air. May Christmas party po ba kayo ngayon? Traffic lakay! Grabe, ha? Umuulan-ulan pa, umaambon-ambon. Isang maulambong hapon, Pilipinas. Ako po si Deyo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Lunes. At 18 ng buwan ng Disyembre. Bagyong Kabayan humina, ay buti naman. Ngayon po ay isa na lamang tropical depression. Akala ko LPA na lang. Halos 12,000 katao inilikas dahil sa tropical depression Kabayan. Mahigit 5,000 pasahero na stranded. May kanyang kaibigan natin sa Davao City, ang sabi, madilim ang kalangitan. Malakas pa ang ulan. Ingat po kayo, ha? Samantala, pambansang pondo para sa susunod na taon, pipirma ng Pangulong Marcos sa Miyerkules. Senador Pimentel, hindi pa rin maka-move on sa napipintong paglagda sa 2024 budget. Mga kapwa mambabatas, sinisi. Samantala, total ban sa paputok firecrackers. Isinusulo naman ni DILG Secretary Benhar Abalos. Pinoy na binihag at pinalaya ng Hamas sa Gaza, dumating na sa bansa. Unang araw ng 2 linggo na tigil pasada ng piston at manibela, hindi ramdam ayon naman sa Philippine National Police. Nakalulungkot na balita, pagkamatay ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez, iimbestigahan ng QCPD. Kalungkot ang report, nagbaril sa ulo, Miss Thea. Kakaasing aron. Samantala, halos 300 kilo ng double dead na karne. Nasamsam naman sa Blumentritt, Maynila. Jackpot prize sa 3 major lotto games, hindi pa nadadali. Premyo umakyat na sa 1.3 billion pesos. Wow, taya na. Wow. May chance pa tayong manalo. Magpapataya-matay lakay. Siyempre naman. At sa detalya na ating mga balita, bagyang humina ang bagyong Kabayan matapos maglandfall sa Manay, Davao Oriental. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa Loreto, Agusan del Sur. Taglay nito ang lakas na hangin abot sa 45 km bawat oras malapit sa gitna. At may bugso o gustiness hanggang 75 kph. At kumikilos sa patungong west-northwestward sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Samantala, wala na ring lugar na nasa ilalim ng signal number 2. At ibinaba na lamang ito sa signal number 1. Ang mga nasa ilalim ng signal number 1 ay ang timog bahagi ng Palawan. Southern Leyte, Leyte, timog na bahagi ng Samar. Timog na bahagi ng Eastern Samar.
Cebu kabilang na ang Camotes Island at Bantayan Islands. Probinsya ng Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental. Kasama rin ang Guimaras, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Davao de Oro at hilagang bahagi ng Davao Oriental. Signal number 1 din sa Lanao del Norte at Lanao del Sur. Meron din sa Davao City at Davao del Norte. Hilagang bahagi ng Cotabato, hilagang bahagi ng Maguindanao, at Kanluran at gitnang bahagi ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Matay sa forecast ng pag-asa, posibleng patuloy na humina ang bagyong Kabayan hanggang sa maging low pressure area na lamang sa mga susunod na araw. Ay salamat, hindi lumakas. Samantala, nagsilikas ang aabot sa 11,729 na katao dahil sa bagyong Kabayan na sinamahan pa ng epekto ng shear line o pagsalubong ng mainit at malamig na hangin. Ayon sa Office of Civil Defense, 6,723 sa nasabing bilang ang na-displaced dahil sa epekto ng tropical depression at pag-ulang dala ng shear line sa bahagi pa lang ng Caraga. Umabot sa 6,370 ang nananatili sa higit 40 evacuation centers habang 353 naman ang nagsilikas patungo sa ibang mga lugar. Samantala, itinaas na ng NDRRMC ang operation center status nito sa red alert matapos mag-landfall ang bagyong Kabayan sa Davao Oriental kaninang umaga. Ito ang pinakamataas na alert sa emergency situation kung saan required ang mga tauhan ng response agencies na tumutok sa agarang koordinasyon sa gitna ng kalamidad. Samantala, aabot naman sa 5,004 na lang pasahero ang na-stranded matapos masuspindi ang biyen ng Manila North Harbor Port epekto ng bagyong Kabayan. Kabilang sa mga sinuspinding biyen ng barko kanina umaga ang patungong Cebu, Cagayan at Bacolod, Iloilo. Bukod dito ay kanselado muna ang biyen ng mga barko sa mga lugar na apektado ng bagyong Kabayan. Pinayuhan din ng Philippine Ports Authority ang apektadong pasahero na makipag-ugnayan muna sa mga shipping lines bago pumunta sa pantalan para makaiwas ng mga abala. Sa iba pang balita, inaasahang malalagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Miyerkules ang 5.768 trillion pesos 2024 national budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, gusto sanang lagdaan ni Pangulong BBM ang panukalang pondo bago umalis patungong Japan. Pero anya, marami pang kinakailangang iimprinta na kopya bago tuluyang mapirmahan ng Pangulo ang national budget. Ngayong araw nakatakdang umuwi si Pangulong BBM mula Japan matapos dumalo sa 50th ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit. Oras, ganap na alas 4:16. Samantala, pipirma na ng Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement. Binanggit ito ng Pangulong Marcos sa kanyang bilateral meeting kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida-san sa 50th Commemorative Summit na ASEAN-Japan Friendship and Cooperation sa Tokyo. Ayon sa Pangulong Marcos, hindi lamang malaking tulong ang kasundo ito ng Pilipinas sa Japan sa aspeto ng seguridad, kundi maging sa disaster preparedness at iba pa. Matatandaan na noong Nobyembre ay nag-usap ang Pangulo at si Prime Minister Kishida para sa nasabing kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na magiging kahalintulad ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sinabi naman ni Defense Secretary Gibo Chodoro na palalakasin nito ang Defense Cooperation ng Pilipinas kasama ang Japan sa tumitinding tensyon
sa mga pinagagawang teritoryo sa South China Sea. Samantala, nakaisa ang Pilipinas sa Japan sa pagkondena sa muli na namang pagpapakawala ng Intercontinental Ballistic Missile ng North Korea. Ayon kay Pangulong Marcos, nakikiisa ang Pilipinas sa iba pang ASEAN members sa pagkondena sa panganib na dala ng ballistic missiles. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa Asia Zero Emission Community Leaders Meeting sa opisina ng punong ministro sa Tokyo. Napaulat na muli na namang nagpakawala ng ballistic missile ang North Korea na bumagsak umano sa karagatan ng kanluran ng Hokkaido, Japan. Hindi naman matanggap ni Senator Aquilino Coco Pimentel III na pipirma na ng Pangulong Ferdinand Marcos ang national budget para sa susunod na taon. Sa katunayan, sinisipa ni Senator Pimentel ang mga kapwa senador na bumalangkas sa 2024 national budget. Ayon sa Senate Minority Leader, natiis ng kanyang makasamahan sa mataas na kapulungan at maging sa Kamara de Representantes ang magpasa ng budget bill na labag daw sa ating saligang batas. Ayon kay Pimentel na dahil sa pangyayari ay umakto bilang mga taga-executive branch o Malacanang ang mga mambabatas na nagsulong sa pambansang budget. Sinabi ni Pimentel na ang original na proposal ng executive department ay nasa 5.768 trillion pesos lamang. Subalit may mga isiningit. Allah! Ano yung mga isiningit dyan? Sabi ni Pimentel, meron doon na isingit sa final version ng General Appropriations Bill na karagdagang 450 billion pesos na unprogram funds. Sa abaw nga naman. Ano mga unprogram funds na yan? Confidential fund? Sa mga mahilig namang magpaputok, gustong ipagbawal ni Interior Secretary Benhur Abalos ang paggamit ng paputok sa pagdiriwang ng bagong taon. Ayon kay Abalos, dapat magpasa ng ordinansa ang mga lokal na pamahalaan para sa total ban ng mga paputok. Kaugnay ito sa maraming na itatalang injury dahil sa paputok sa pagdiriwang ng New Year. Una nang ipinatupad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 28 na nagbabawal sa paggamit ng paputok sa mga pampublikong lugar maging sa tapat ng bahay. Samantala, tiniyak naman ng Bureau of Fire Protection na nakahanda sila sakaling magkaroon ng sunog. Babalikan natin lang pang detalya na ating mga balita. Nako mga misis, ayan, fans po ba kayo ni Actor Ronaldo Valdez? Aba yung kanyang pagkamatay po, mabigyan na sinasabing suicide. Sa pamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo ay iniimbestigan ng Quezon City Police. But may nakita bang foul play kaya? Samantala, unang araw ng dalawang linggong protesta ng Piston at Manibela, hindi ramdam ayon sa Philippine National Police. Nako mga misis, ingat-ingat po kayo sa pagbili ng karne, lalo na pagkamura, ano ha? Abay, meron pong nasabat na 300 kilo ng double dead na karne. Nasamsam po mahabigan sa may Blumentritt Market sa Maynila. Kaya ingat po ha. At para sa mga wala pang bonus dyan at 13 month pay ha. O kaya ay kulang. Mamamas ko po, Ninong. Gusto nyong madagdagan, mga kuya, mga misis. Gusto madagdagan, Miss Teya. Yes, ha? Lakay. Baka sa kasakali, ha? Mm-hmm. Tumaya ka sa loto. Ayan. Wow. Ang laki na, ha? Ayan, yung tatlong major loto games, mahabigan. Jackpot prize na hindi pa rin tinatamaan. Wow, yung kabuang bilang mahabigan, aabot na ng 1.3 billion pesos. Wow! Chairman Mel Robles ng PCSO, ha? Pwede bang hati-hatiin na yan? Dibay-dibay na lang, lakay. Oo, yan. 1.3 billion, ha?
Aba, ilan ba ang populasyon ng Pilipinas ngayon? More than 110 million na yata. Ha? Pwedeng hati-hatiin na lang kung yung 100 million kaya. Kung bigyan mo ng tiga 1 million. Ha? Ah. O magkano lang yun? 100, 1 billion ba? Hirap ng mathematics lang, nag-explode na yung brain cells ko. Basta, ayan. Abay, kung hindi man kayo manalo, ayan. Natalo ka na, nakatulong ka pa. Ayan. Babalikan po natin ang detalye na mabalita yan sa ating pagbabalik. Sa ating palatuntunang break time. Asaan ka? RH Break Time. Oras sa ninong birthday boy, Cesar Lin ng Toyota Alabang. Ito malupit, ha? Bakit lakay? Birthday niya bukas. Uy, happy birthday po. Ayan, magpaparaffle ng Toyota Fortuner. Uy, bumbo. Ito naman ang manalo dyan. Oras, ganap na alas 4:23. Champion, gawang po. Kundi Christmas card. Pero di ba, Le, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas ninang Thea? One na lang lakay. Anong one? One week. Ah, one 7 week. Days. Ang bilis. Ayan, natanggap nyo na ba yung mga 13 month pay yung mga kuya, mga ating? At syempre yung bonus. Yan ang kinakanta kay ni Mr. Jimmy Pacheco. Yan. Nakauwi na kasi lang. Yes. Andito na po, mahabigan, nakauwi na sa Pilipinas. Ang OFW na si Jimmy Pacheco, isa sa dalawang Pinoy na binihag at pinalaya ng Hamas sa Gaza. Nupag sa naiya sakay ng Philippine Airlines sa pasado alas 10 ng umaga kanina. Sinalubong si Pacheco ng kanyang buong pamilya, syempre, ha? At mga opisyal ng Department of Migrant Workers, OWA at Embahada ng Israel sa Pilipinas sa NAIA Terminal 1. Una nang inanunsyo ng Israeli government na makatanggap ng panghabang buhay na benepisyo si Jimmy Pacheco at ang kanyang pamilya. Wow! Tinalo pa yata ang Pilipinas, ha? Lifetime na benepisyo na kaya yan, ha? Di ba kayang tapatan ng Pilipinas yan, ha? Secretary, Acting Secretary Hans Kaknak, ha? Sino nga ba? Wala pang DMW, ano, ha? Ay, si Kaknak, Acting at UWA Administrator Arnel Ignacio, ha? Sana meron ding malakalaking benepisyo ibigay dito kay Jimmy Pacheco. Welcome back! Sabi niya, eto na, I'll be home for Christmas. Yun, ang pinakamaganda. Tuwan-tuwa siguro ang kanyang misis at mga anak. Ano? Safe and sound, lakay. Yes. Diba? At tumanggap nga ng pamaskong handog ang mga OFW mula Saudi Arabia na balik bansa ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sinalubong ng Department of Migrant Workers at OWA ang nasa higit 50 OFW na ilang taon nang hindi nakauuwi ng Pilipinas. Kabilang sa mga pinamahagi ay financial assistance, transportation allowance at accommodation assistance. Sakay ang mga OFW ng Philippine Airlines Flight 5 PR-655 na dumating kaninang umaga.
yun lang laki, accommodation assistance, oh, no? Financial assistance. Anong, magkano ng financial assistance kaya? Hindi ko alam. Abot pa ng, 10,000? Eh, dapat malaki-laki. DZRH Weather Bulletin. Weather Bulletin. Alamin nga natin, mahabigan ang kalagayan ng bagyong Kabayan na nananalasa ngayon sa Visayas at Mindanao. Nasa ating linya si forecaster Veronica Torres ng Pag-asa. Miss Veronica, good afternoon. Kumusta ang bagyong si Kabayan? Magandang hapon po sa inyo dyan, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan nga si yung si Kabayan na minomonitor natin ng mga nakaraang araw ay humina na nga siya at ngayon ay low pressure area na lang. Kanina yung 2:30. Oh, low pressure area na lang? Opo. Ay, salamat. Opo. Although low pressure area man siya, pero magdadalapak dito ng mga paulan eh. So maglalabas din tayo ulit ng weather advisory na sunod na weather advisory mamaya alas 5. So okay, ano ang latest? So wala nang signal, Ms. Veronica? Opo, wala nang signal. Although mamaya 5 PM pa po, pagbabasahin pa rin natin yung bulletin natin ng alas 5. Then, yung LPA sa Cashier Line, nagpapaulan yan sa may Visayas, may Mindanao, may Maropa, Bicol Region, Quezon at Aurora naman. Dito sa Metro Manila, uulan pa rin ng basa? Mm-hmm. Opo, ulan pa din, pero mga isolated, mga pulupulong may hinang pag-ulan na inasahan natin. Bukas ba, pwede na akong maglaba? Pwede naman po tayo, pwede naman tayo sir maglaba, pero ano na lang po, antabay lang tayo sa mga rainfall advisory natin, dahil kasi may mga pulupulong pa rin tayo, mga may hinang pag-ulan, baka mabasa pa rin yung mga damit natin eh. Mga sinampay. Opo, although okay naman, advisable naman maglaba, pero ano lang. Antabay lang tayo sa mga advisory po natin. Ayan, mm-hmm. Magpatuyo na lang sa likod ng refrigerator. Ayan. Tsaka huwag magkulala kayo, hindi puputi. Huwag na. Okay, so at least mga ilang araw na lang, gaganda ulit ang panahon, Ms. Veronica. Miyerkules, maganda na ba ang panahon? Opo, inaasahan nga natin dahil medyo humina na siya. Although baka mga Wednesday pa nga lalabas itong low pressure area na to. Ayan. Mm-hmm. Meron po bang ibang paparating na bagyo bukod dito sa ating bagyong Kabayan? Sa ngayon, wala naman po tayo namomonitor. Okay, buti naman. Ha? Sana'y hindi wet Christmas. Ayun. O kaya wet New Year tayo. Ano, Ms. Veronica? Oo nga po eh. Para makapag-enjoy naman tayong lahat. Oo, ayan. Lalo't para ma-enjoy yung balita ko. 50,000 ba ang bonus niya sa Pag-asa? Aba ba? Ay, ang sarap ng tawa ni Miss Veronica. Hindi po. Ano lang? Hindi. Parang hindi pa nag-remit ng tama si Miss Veronica. Grabe po. Grabe daw. Ah, ganun ba? So, hindi, 50,000 siguro, mga 40,000. Yeah, 35. Huling tamad. Ako baka nakikinig yung nanay ko. Sabi ko sa iyo, laki, hindi pa nakapag-remit to eh. E di, iparatang natin kay Secretary Renato Solidum. Ayan. Jok lang po. Maraming salamat, Ms. Veronica. Thank you and good afternoon. Ingat kayo dyan. Salamat po. Ingat din po. Bye-bye. Habigan, forecaster Veronica Torres ng DOST Pag-asa. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Unahin nga natin ang mga report mula sa Kamara. Feliz Navidad! Kamara, umaasa na walang ibivito si Pangulong BBM sa 2024 General Appropriations Bill. I-detalye mo ang balitang yan, RH12, Milky Riganan. Manang Milky! Lakayateya, kampante ang Kamara na papasa ng buo ang mga provision ng 2024 General Appropriations Bill. Sagot ito ni ako, Bicol Party List Representative Sal De Co, sa posibilidad na baka may mga provision ng 2024 GAB ang ibibito ni Pangulong Bongbong Marcos sa sandaling lagdaan na ang pambansang budget. Ayon kay Co-Chairman ng House Committee on Appropriations, hindi nila inaasahan na may mga items sa 2024 national budget ang ibibito ni Pangulong Marcos. Sabi ni Co, tumunod ang Kamara sa parameters at mamatusi ang ginawa nilang koordinasyon sa Senado maging sa Malacanang sa paghimay sa pambansang budget na ipadala sa Palasyo para managdaan ni Pangulong Marcos ang 2024 General Appropriations Bill na nagkakahalaga ng 5.768 trillion pesos.
Una rito, sanabi ni Ko, request ng Malacanang na i-transmit sana sa palasyo ang 2024 GAB bago umalis patungong Japan si Pangulong Marcos. Paliwanag ni Ko, hindi kinaya dahil maraming pahina at kopyang inimprenta. Pagbalik ni Pangulong Marcos mula sa biyahe sa bansang Japan, i-schedule na ang paglagda nito sa 2024 national budget. Para sa kauna-una sa Pilipinas, Anam Milky, CRH, ayan, so malungkot pa ang mga congressman at mga senador. Well, di pa napipirmahan. Pag napirmahan na kayo, pagbalik ng Pangulo, ang pangako di ba kasi ng Kamara at ng Senado, lalagdaan ang 2024 General Appropriations Bill bago magpasko. So ilang araw na lang lakay, at kaya darating na rin si Pangulong Marcos mula sa Japan, malalagdaan na ang GAB bill. Dahil yan din ang pangako para wala tayong reenacted budget ang topic ng 2024. Ilang votes nga pala ang kailangan naman ng Milky para mag-prosper ang isang impeachment case? Impeachment lakay? Two-thirds yata. Sinong i-impeach lakay? kasi pagdating yata... Nakuluhan tuloy si Teo. No. Pagdating yata ng New Year, Manang Milky, ha? Babaha na impeachment. Ayan. May pasabog, lakay, ang New Year. Akala ko ba bahal magpaputok? Teka lang, lakay at Teo. Impeachment, di ba ang pinag-uusapan sa unang bahagi ng 2024, Enero, ay tsa-tsa. Mukhang yung tsa-tsa, gagawin nilang tango eh. Ayan. Kailangan daw it takes two to tango. Ayan, kasi yung tsa-tsa, One way. Dapat tango para balikan, lakay. Exchange gift. Sige, abang. Ang tanong naman ni Teya, lakay, sino ba naman? Sino ba kasi ang target? Ganun ba? Secret. Inang tanong ni Teya. Abangan na lang. Secret. Abangan mo next year. Ayan. Ang dami talagang bubwit ni lakay. Abangan namin ni Teya, lakay. Alam mo naman aking... Bukod sa tsa ay meron pang impeachment. Alam mo na aking mga bubwit eh, kung ano nasasagap ng mga balita. Ayan. Okay. Pero sana pagbungad ng 2024 lakay at Teya, yung mga ano naman makakabuti sa ating ekonomiya. Yeah, kasi baka kung simulan ang impeachment, may tsa-tsa pa, eh magkakaroon ng division o kaya ay pagkawatak-watak na naman. Alam mo na pagdating niya sa usapin ng ating mga politika at sa ekonomiya na rin ng ating bansa. Pero abangan namin yan, lakay. Ayan, oo. Dapat wag naman ganyan, kundi baka magalit si Julio Iglesias. Maraming salamat, Manang Milky. Lumalabas ang pagka-DJ mo, lakay. Alam mo naman, frustrated na DJ ako. Ayan, Las Piedras Jamás. Tanggap na sana ako nung ano ba in-applyan ko noon. Saan, lakay? Anong istasyon ba dati si Triggerman? Ayan. Pasahan ako pagdating sa kanya, bagsak. Talaga kay Triggerman lakay. Triggerman. Buhay pa ba si Triggerman? Ayan. Hindi ko masyadong sure na lang. Bata pa ako lakay eh. Kaya... Ba't matanda na ba si Triggerman? Palagay ko. Nasa LS yan, di ba? Nasa LS parang ba siya? Parang tama dati. Oo. Paloma. Kaya nag-apply na ako sa Love Radio. Oo, DZMB lakay. Pasok. Samantala, kaso ng mga may respiratory cases tumaas, ngunit wala pang LGU na nagdedeklara ng outbreak ayon sa Department of Health. Nako, hindi lang yan, Raymond, ha? Ayan, ngayong Kapaskuhan, nako, ngayong sunod-sunod ang Christmas party tulad natin, ha? May Christmas party na naman. Grabe ang mga taga-MBC. Bawat department may Christmas party. Oh, may kanya-kanya eh. Oh, sumasakit ang ulo ko. Partihin na natin yan. Walang katapos ang solicit. Dapat nagka-cut-off ka. May deadline. Deadline of submission of solicitation. Ganyan. Eh, sabi ko sila, pasensya kayo rito. Ha? Ayan, pwede ba 500? 50-50. Ganyan. Ingat daw po sa tatlong ma, si Miss Teya. Anong ma? Ayan, di ba, Raymond, anong sabi ni Secretary Ted Herbosa? Ay, Secretary Herbosa, ha? Ingat daw mga misi sa tatlong ma. Ayan, matataba. Ayan, matataba. Kaya mga
mahilig sa lechon dyan para hindi kayo tamaan ng kolesterol dyan. Bili ka ng lechon kay Aling Lidia's Lechon. Ayan, sabi niyo yung cholesterol free. Ayan. Aba. Isa pang pangalawang ma. Ayan. Aling ma? Bukod sa matataba, maaalat. Ayan. Maaalat. At pangatlo. Ayan. Abay, ayaw ito ni Katunying. Ayan. Matamis. Tsaka Arnold Clavio. Ayan. Matatamis. Very sweet. Aris number 28, itong si Raymond, mahilig pa naman to sa matatamis. Ayan. May sweet tooth. Mahilig to sa leche. Ayan. Leche flan. Ayan. Oh, the best dessert kasi. Raymond at Pass, please come in. Raymond. Mayor Mestella, inamin ng Department of Health na mahirap man naman ang pagkakaiba ng COVID-19, ang influenza at walking pneumonia sa isang pasyente. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography na pinamula ni Senator Christopher Bongo, inamin itong si Dr. Aletheia de Guzman, ang Director ng Epidemiology Bureau ng DOH, na mahirap madetermina kung isang tao ay may COVID-19, influenza at walking pneumonia dahil pare-pareho lamang ang sintomas nito tulad ng lagnat, sipon at masakit ang lalamunan. Paliwanag ni Dr. de Guzman, maaari lamang malaman kung ano ang taglay ng sakit ng isang tao kapag ito ay nakuhanan ng sample at naisalang sa test hospital o kaya ay sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, partikular ng mga bata at mga matatanda, lalo na ang mga may comorbidities. Kaya't kaisa sila sa panawagan na magsuot ng face mask upang maiwasan na mahawaan ng mga sakit na naglipa na sa ngayon. Narito si Dr. Aletheia de Guzman ng DOH. So while there is uptake, no LGU fortunately has declared an outbreak po. So we note also that the recorded uptake on these cases can be due to the following. Number one, any ILI case is now being monitored compared to them na COVID lang po ang ating minomonitor. So again, this is similar to what's happening globally. And then further, there is now a better surveillance system because we've learned lessons from the COVID-19 experience. Ang bahagi ng pahayag ni Dr. de Guzman ng DOH at sa ngayon ang binabanggit ay manageable pa naman daw ang kas ng iba't ibang mga respiratory cases sa ngayon. Raymond? Sa DOH, Mayor. Ala na raw budget at pambili ng bakuna. Iyon ang binabanggit, Mayor, kasi COVID yung pinag-uusapan. Pero mukhang parang yun ang kanilang tinitignan sa ngayon. Ang pagkakabanggit doon sa hearing kanila ni Dr. o ni Secretary Ted Herbosa ay tinitignan nila yung pagparaan kung paano nila ito matutugunan. Dahil ang problema ay mukhang COVID lang tayo nakatingin. Ang problema ay dumami yung mga respiratory cases sa ngayon. Nakikipag-ugnayan na daw sila sa COVAX facility para sa bakuna. Ang problema, Mayor, yung sa COVID kasi halos wala na din daw nagpo-produce sa ngayon doon sa mga kumpanyang gumawa ng bakuna dahil nga halos pawala na ito sa iba't ibang mga bansa, Mayor at Mr. Ia. At saka kung bibili ng bakuna, yung walang expiration, pwede ba yun? katulad na karaan, nag-expire. Sayang. Billion yata yung halaga ng mga nag-expire na vaccine na Raymond. Wastage. Iyon na nga, yung napakalaking halaga. Mukhang ganun talaga daw ang shelf life niya, Mayor. Mabilis lang daw talaga. Ang kaya kailangan, kapag nabili, dapat maiturok agad ang problema. Iyon na nga, parang inaamin din ng DOH na ang itinuring na kasi na natin ngayon na ordinaryong lagnat at sipon na lang. Itong mga sintomas na ating nararanasan, lalo na ngayon na nagpapalit ang panahon na Mayor at Ms. Bayer. Naiusap lang daw ang katapat niyan. Sapsapo. Okay, sige, ingat na lang. Maraming salamat, Raymond. Mula dito sa Senado, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, PVRH, ito si Raymond Atras, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond Atras, at congratulations nga pala. Ayan, blessing ng kanyang march sa Tagaytay ng Sabado. Ayan, since ang lakad, ako nakarating, ha? Ayan. Bongga, pwede bang i-schedule ulit? Risked. Samantala, operasyon ng BFCD Terminal sa Marikina, sinuspinde ni Mayor Marcy Teodoro ang detalye. Bakit naman? Dahil ba ang pangalan eh, Bayani Fernando? Ano yung city? Ano yung city Edniel? Ayan,
Bayani Fernando, baka pwede terminal na pala. Yung tila kayo. Ah, ano, oh, terminal. Di palitan natin ng ano ng Marcy Chodoro Terminal. Ayan. Idetalye mo our trip to Edniel Parosa, Edniel. Lakay at Mistea, sinuspindi ng pamalang lungsod ng Marikina ang operasyon ng BFCT Terminal sa Kalumpang matapos ang sunog na ikinamatay ng dalawa. Ayun. At pinasugat ng limang iba pa kahapon ito. Kalumpang Terminal ba yan? Bayani Fernando, Kalumpang Terminal? Parang gano'n na kay Kalumpang. Sa Kalumpang matigil na kasi ito eh. O kaya Cabaret. Ayan. Nung bagong asalta ko dito sa Manila, sikat na sikat ang Kalumpang Marikina sa Cabaret nung araw eh. Ayan. Ay, marami ba doon lang? Tanong mo sa kay Edniel. Alam ng lolo niya yan. Lakay sa isang text message, kinumpirma sa atin ni Mayor Marcy Chodoro na ipinahinto niya pansamantala ang biyahe ng mga bus sa lugar habang nagpapatuloy ang investigasyon kasunod nga ng nakamamatay o nakamatay na sunog. Ah, yung sumabog na truck na may lamang paputok? Paputok. Mm-hmm. Oo, palaisipan pa rin kasi sa Marikina LGU kung sino itong may-ari ng wing van na may karagang hindi lisensyadong mga paputok na sinasabing pinagmula ng pagsabog. Patay sa report ng Eastern Police District, hindi pa rin malinaw kung paanong nakapag-twerk sa tapat ng mga opisina ng trucking services itong sasakyan. Hindi naman umano bahagi ng operasyon ng BFCT Terminal. Linggo ng umaga, namatay sa pagsabog na sinunda ng sunog ang driver at pahinante ng wing van habang nasunog din ang katabi nitong bus at mas maliit pang van. Ang ating puntahan kaninang umaga, nakapanayam natin si Ana Marie Annie, ticketing staff ng JFO bus kung saan pumarada sa tapat ang nagkarga ng paputok. Pero maging sila ay blanco sa pagkakakilanlan ng mga sawi pangang mapahamak matapos madaganan ng guho sa kanilang opisina nga na damay rin sa sunog kahapon. Para sa kaunaunahan sa Pilipinas, Leisure H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, tahimik ang unang araw ng dalawang linggong tigil pasada na muling isinagawa ng mga jeepney drivers na kasapin ng piston at manibela. Ayon kay PNP spokesperson na Attorney Colonel Jean Fajardo, meron ba? Minafila kay. Nawala daw silang naramdaman, walang naitarang insidente ng kaguluhan na konektado sa transport strike. Ayon sa PNP, nasa 305 katao lamang o mga jeepney drivers ang kasama sa welga sa pitong lugar kung saan sinagawa ang tigil pasada. Talawas ito sa sinabi ng mga leader ng piston at manibela na tumututol pa rin sa modernization program o yung franchise consolidation. Samantala, handa rin ang vehicle assess ng PNP na tumulong sa mga pasahero na maaaring may stranded dahil sa nasabing protesta ng mga jeepney drivers. Salamat kay kaibigang Google Lakay, Bayani Fernando, Central Terminal. Ah, Central Terminal. Akalo Kalumpang eh. Ito Lakay, nakalulungkot na balita dahil patuloy ang investigasyon ng Quezon City Police District sa pagkamatay ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Kinumpirma na ng QCPD ang pagkamatay ni Valdez pero hindi sinabi ang dahilan ng kanyang pagkasawi. Sa ulat ng QCPD, namatay kahapon December 17 ang veteranong aktor at kanilang ipinaabot ang pakikiramay sa naiwan nitong pamilya. Pumanaw ang aktor sa kanyang bahay sa Quezon City sa edad na 76. Sa report ng Soko Mistea, si ano ba nag-report? Si Gas Abelgas. Ayan. Doon sa unang report po, mahabigan, ay nung puntahan sa bahay, sa kanyang condo unit, si Ronaldo Valdez. Sinasabi po na duguan at may hawak na baril. May sana, Jay Balay na Lakay. Kalibre 45. Di natin alam kung mag-isa lang siya doon. Ha? So tayo po ay nakiramay sa malungkot na pagyaw ng Batikan, magaling na aktor
Ronaldo Valdez, patay po ni Jano Gibbs. At Melissa ayan. Gibbs Lakay. Ah, Melissa Gibbs. Yung babae. Kapatid pala si Jano at saka si ano. Ha? Samantala, ito ang mabigyan na double dead naman. Halos 300 kilo ng double dead na karneng baboy o bocha ang nasabat naman na matuhan ng veterinarians. Miyembro ng Veterinary Inspection Board sa Blumentritt Market sa may Santa Cruz, Manila. Ay kay Dr. Nick Santos, pinuno ng Veterinary Inspection Board. Nagsumbong ang mga tindera. Abay, buti naman, ano ha? Nagsumbong po ang mga tindera sa Blumentritt kay Barangay Chairman Voltaire Pangilinan na kapwa nila tindero na nagbebenta ng botcha. Alang ya, ano ha? Dahil dito ay agad na ipaugnayan sa opisyal ng City Hall. At dito nga ay naaresto ang tindero na nagbebenta ng double-dead na karne na si Elder Zappe. Pero sabi naman ni Zappe, ganoon na raw ang itsura ng karne ng baboy nang i-deliver sa kanila mula pa sa Bicol. Pinag-iingat naman ng Manila Veterinary Inspection Board ang publiko, mga misis, sa mga karneng bibili ngayong Kapaskuhan. Dahil may nakakalusot pa rin ng mga botcha o kaya double dead na karne sa mga pamilihan, lalo po sa mga talipapa. Ingat, misis, ha? Grabe lang yung natin nila magbenta ng ganyang itsura grabe, ng karne. Oh. Pero umakyat na lakay ha, sa pero halos, ano, bago umakyat, mamayan. Ayan. Ano yan? Pakitin daw muna natin ang bonus. Ayan, pandagdag 13 month at bonus, ha? Take it away. Oras, Miss Thea. Kulang 5 minuto bago mag-alas 5. Ay, walang bawian, ha? Dapat nga dagdagan, eh, ha? Ayun, ito, Christmas naman, eh. Once a year lang po minsan ito, lang, ha? Eh. Mga misis, ha? Ayan, mga ating, naku, mga misis, ha? May natatanggap tayong report na, ano? Ano lang kayo? Hindi buo yung 13 month pay ng mga kasambahay. Bakit? Oo nga, ha? Kasi may SSS na raw. Abay, kahit na may SSS po, eh dapat ang entitled pa rin sinday. Pag maganda yung servisyo naman, Lakay, sige na, buuin nyo na. Ayan, oo. Para lalo silang sumipag, ano, ayan, ha? Samantala, magkakaroon ng pagbabago sa presyo ng mga produkto ng petrolyo bukas sa December 19. Ayon sa report mula sa oil industry, magkakaroon ng bawas sa presyo sa kerosene na 85 centavos kada litro. Pero wala daw magiging pagbabago sa presyo ng gasolina. Habang diesel naman ay magkakaroon ng price increase. Wow! Ang price increase ay tumataginting na 10 sentimos. Parang ako niloloko. Bira naman kayo. Pwede na daw yan, Lakay. Sa ganon. Pagka ganyan naman eh, huwag nyo na i-announce. Ayan, nakaka-ano lang, kapag init ng tenga. Ang oil adjustment ay depende rin sa galaw ng mga produktong petrolyo sa world market. Standard na yan. Parang ano lang eh. Its symptoms persist, consult your doctor. Pagkamagayang Lakay, dahil umakyat na nga sa halos 1.3 billion pesos ang jackpot prize sa tatlong major lotto games ng PCSO. Ito ay matapos na walang tumama sa pinakahuling bulahan ng 658 Ultra Lotto kagabi na may jackpot prize na kalahating bilyong piso. Bigo ang mga mananaya ng mahulaan ng winning combination na 52, 7, 9, 29, 37 at 38. Hindi dinadali kagabi ang Super Lotto 649 na ang lumabas na numero ay 2729-645-15 para sa jackpot prize na 297,442,106. Noong Sabado ay bigo ang mga mananaya na matsyempuhan ang winning numbers ng Grand Lotto 655 na 25, 20, 24, 28, 6 at 9 para sa premyo na nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso. Ang susunod na bulahan ng Grand Lotto ay
ngayong araw ng Lunes. Oh. Kaya habol, makahabol pa bala kayo. Oo nga, pwede pa. Pa ayan, alas 5 pa lang eh. Ayan, hanggang 8 yata yan. Ayun, pwede pa. Ano ba yan? Super Lotto, Mega Lotto, at saka Grand Lotto. Grand Lotto, Lotto daw lakay. Oh. 1.3 billion? Wow! Mm. Samantala, ingat-ingat mga kuyang, mga ating, ayan, mga iha, ha? Ayan, may babala po ang Philippine National Police. Ayan, ata tuloy ang kanilang kampanya laban sa cyber patrolling, laban sa nagkalat na scam online. Ingat po tayo, ha? Ayon kay Colonel Gina Pardo, spokesman ng PNP, ito ay dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng cyber-related crimes. Kabila rito ang mga naglipa ng advertisement, mga misis o yung mga iha, ha, na nag-aalok ng murang regalo katulad na lamang ng mga gadgets. Ayan. Paalala ng PNP sa publiko na maging mapanuri sa mga binibisitang online stores para hindi mabiktima ng scam. At saka love scam. Ha? Ano mga scam dyan, ha? Ayan. Dyan sa social media, ano mga nabibiktima na? Ang daming scam kasi lang. Kaya iba-iba na love scam, di ba? Tapos padala scam. Alam mo naman, walang magpapapawit sa'yo. Kapag sinabing, pick upin mo lang, bayaran mo ng ganito. Bakit ka magbabayad? Ay, talaga, oo. At saka, ayan yung nga palang ano, mga package sa pakete, ha? Yan nga, lakay. Baka sabihin, uy, may nagpadala sa akin ng pakete. Ano kaya yun, so ha? So sweet, so kind. Mm-mm. Ayun pala. Yung pala, scam yun. Oh. Ayan, padadala ka ng, ano, ng notice kunyari. Pero nabola ka na. Ayan, bago mo makuha yun, magbabayad ka. Magpapalo ka naman. Pagkatapos sa bandang huli, ikaw na ang nabiktima. Wala na. Nahingan ka na ng pera. Yung package, gone in thin air, naglaho lang. Na. Showbiz, Miss Thea. Ronaldo Valdez at anak na si Jano Gibbs, nakagawa pa ng pelikula na ipalalabas sa Enero. Idetali mo nga ang tungkol sa balitang yan, Aliyah Ikatlo, the 4th. Lakay at Miss Thea, kinumpirma na rin kaninang hapon ni Jano Gibbs ang pagpanaw ng kanyang ama na si Rolando Valdez. Naglabas ng official statement si Jano sa Instagram at humiling ng privacy sa kanilang pagluluksa. Pinasalamatan din ito ang mga nag-alay ng dasal at nakiramay sa kanilang pamilya. Sa post ni Jano nitong Nobyembre, kanyang inanunsyo na siya mismo ang nag-direct ng pelikula kung saan bida ang kanyang ama at ipapalabas ito sa sinehan sa darating na Enero. Hindi na idinetalye ni Jano kung tungkol saan itong pelikula na ito, pero may hashtag siya na hashtag father and son. Ngayong araw ay kinumpirma na rin ng Quezon City Police District ang nangyari, pero wala pang inilalabas na detalye sa sanhi ng pagkamatay ng batikang aktor. Anim na dekada na sa industriya ng showbiz, si Rolando at ang kanyang huling pinagbidahang role ay ang role na Lolo Sir sa teleseryeng Too Good to Be True ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Pumida rin ang aktor sa pelikulang Seven Sundays, Loves Kita Okay Ka Lang, at The Mistress. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Miss Aliyah, yes, Lakay? Saan na ibuburol si Ronaldo Valdez? Ngayon, Lakay, no, wala pang detalye sa saan ibuburol si Rolando Valdez. Pero kanina Ronaldo, hindi niya. Rolando. Oh. Ronaldo. 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 Kulit mo. sige, wala pa. Okay. Ang recent post lang ni Jano Gibbs, humihiling siya ng privacy sa kanilang pamilya. Tayo nag-papot ng pakiramay. Ayan. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. At batin mo natin ng happy birthday. Ang bossing ng Toyota Alabang ay Mr. Cesar Lee. Happy birthday, bossing, sir. Ha? Abay, 66 na pala siya. Ayan. Abagets pala, kay. At binabati ng kanyang dating Toyota. Ayan. Baby ang pangalan. Bedmate niya na ngayon. Roommate.
Happy birthday din kay Mr. First Noel Vargas. Oy, Mr. Alex Capinha. At Mr. Noel Patugalan. Binabati ng mga taga PMA Sandigan 82. At happy birthday din kay Lulut and Janine Buduan, mother and daughter. Wow, sabay. At happy birthday din kay former Senator Nikki Coseteng. Oy, kay Pastor, ayan na, Pastor Erwin Luga, mista, happy birthday. At Kuyang Jess Villamar Paniero, happy, happy birthday. At, oy, si Kuyang Joy Puno nga pala, birthday din. At saka si Brad. Brad. Brad Pitt, ayan. Talaga malangay. Oh, birthday pala ni Brad Pitt. At yan ang kabuhan natin pala tuntunang break time. Ako po si Deyo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Ingat-ingat po tayo. Merry Christmas! Ingat sa tatlong ma, ha? Ayan, ma. Ingat kayo, ha? Maalat, mataba, matamis. Susunod na mga balansyadong mga balita. Chairman of the Board, Ninong Henry Uri at Miss O, Karen Oyong. Bye-bye!